Hangari ni Congresswoman Josefina Josie Baning Talyado ang kaunlaran ng kanyang nasasakupan sa unang distrito. Kasama sa kanyang layunin ang mabigyan ng kabuhayan ang mga mamamayan na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Kinagagala ko na dumating sa amin si Congresswoman Josie Talyado sa pag-award nito mga Step Tall Kids. Dahil po sa kanya ay nagkaroon ng programang ganito dito sa ating lalawigan. Lalong-lalo na sa unang distrito ng Camarines Norte. At karamihan po ng mga recipients na yan ay taga rito sa unang distrito ng Camarines Norte. Yun po yung ibig sabihin ng STEP ay Special Training for Employment Program. Kaya po sila mayroong toolkits dahil po pagkatapos ng kanilang pagsanay, yung toolkits po na yun ay yung kanilang gagamitin na sa kanilang paghahanap buhay. Para naman continuous yung suporta ng gobyerno, ay hindi rin masasayang sa mga darating pang panahon. At inaasahan din po namin kay Congresswoman Josie Talyado na sa ngayong taon ay mas maragdagan pa yung pondo na may allocate para sa Special Training for Employment Program. Gusto ko na rin kunin ang pagkataon ito na maliban po sa scholarship program na binibigay ng TESDA tungkol sa STEP, meron din po tayong Training for Work Scholarship Program or yung TWSP. Last year din po ay binigyan din ng TESDA ni Congresswoman Baning Talyado doon po sa Bayanihan 2, TWSP BP2. No? Kung saan ay nag-allocate siya ng 3 milyong piso para dito sa First District ng Camarines Norte. Tulad ng pakikipag-ugnayan sa Technical Education and Skills Development Authority ay nagatanggap ng toolkits ang 196 scholars ng TESDA sa distrito. Sa pamamagitan nito ay nakikita ni Congresswoman Josie na malaking tulong ang ganitong mga programa upang makabangon at muling makapagsimula ang kanyang mga kababayan na nasadlak sa kahirapan. Kailangan yung binibigay sa atin ng gobyerno, kailangan natin ingatan kung paano natin iniingatan ang ating mga sarili. Dapat din ganun. Kasi from training, may natutunan na kayo. Plus, meron pa kayong toolkit na makakapagsimula para talagang kayo ay makapaghanap buhay. So, natutuwa po ako dahil binigyan ako ng pagkakataon lang nandito sa inyong harapan. Although sabi nga, this year, parang ang liit nung nakalaang kong pondo kasi hindi ko masyadong naintindihan ano ba yung training ng TESDA. So last year mayroon akong 3 million. So this year 1M lang. So ngayon napag-isip-isipan ko talaga na mas kailangan yung ang ating mga out of school youth. O hindi man out of school pero yung mga gusto talagang maging independent. So, kailangan mas mabigyan natin ng pagkakataon. So, next year, 2022, hindi na dagdagan ko yung pondo ko. Tamang-tama. Hinihingi na ng Congress yung aming fund for next year. Pinagpasalamat naman ng mga nakatanggap ng toolkit ang walang sawang pagbibigay suporta ni Congresswoman Josie sa mga kapakipakinabang na mga programa katulad nito. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Josie Baning Talyado sa pagbigay ng toolkit sa amin. Magagamit po namin to sa pagmamassage. Kaya po maraming salamat po. Josie, marami pong salamat sa pagtulong mo sa amin sa pagbigay ng kit. Napakalaking tulong po nito para sa amin. Po, dahil po sa kit na nakuha namin, so mas mai-improve ko pa po yung skills ko kasi po yung toolkit ay malaking tulong po para sa akin. Maraming salamat kong Josie Baning Talyado. Maliban sa TESDA ay patuloy rin ang pakikipag-ugnay ng kongresista sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang mga serbisyo hanggang sa mga barangay. Cindy Corioso, BHTV News.